Check, praise. Come on. Shout hallelujah! Let's pray. Salamat po, Panginoon, sa iyong presensya sa aming kalagitnaan. Ipinangako mo yan, Panginoon, sa iyong salita. Dalawa, tatlo, magtipon sa iyong pangalan. Ikaw ay nasa kalagitnaan. We thank you for your presence, Lord. Lord, we will experience, Lord God, your glory as well, O God. As we listen to your word, Lord, magpo-focus kami, makikinig kami, Panginoon, at bawat pag-uusapan namin, mangyayari ito sa bawat buhay ng bawat isa sa amin, O God. Truly, O Lord God, this year is a year of victory. Lord, whatever na nawala, Panginoon, ay maibabalik, O God. This decade is a decade of victory, O Lord God. Salamat po sa anointing mo. Salamat sa karunungan, kaalaman, sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Praise God. Sige po, makakaupo na po ang bawat isa. Yan. Glory to the living God. Hallelujah. Okay, kaya makinig po ang bawat isa. Mag-focus po sa pakikinig. Yan. Glory to God. Okay, tayo po'y magsisimula na. Yan. At sa mga nasa online, yan. Praise God. Hallelujah. Okay, mag-focus din. Okay, ang ating topic ay nakandyan. Pakibasa nga ang ating topic. Mas malakas. Ang ating teksto ay nasa 2 Kings chapter 8, verse 1. Hanggang verse 6, babasahin ko po. Sabi rito, now Elisha said to the woman whose son he had restored to life, go away with your family and stay for a while wherever you can, because the Lord has decreed a famine in the land that will last 7 years. Verse 2, the woman proceeded to do as the man of God said. She and her family went away and stayed in the land of the Philistines 7 years. 3, at the end of the 7 years, she came back from the land of the Philistines and went to appeal to the king for her house and land. 4, the king was talking to Gehazi, the servant of the man of God, and had said, tell me about all the great things Elisha has done. Praise God. 5, just as Gehazi was telling the king how Elisha had restored the dead to life, the woman whose son Elisha had brought back to life came to appeal to the king for her house and land. Gehazi said, this is the woman, my lord, the king, and this is her son, whom Elisha restored to life. Last verse, the king asked the woman about it, and she told him. Then he assigned an official to her case and said to him, give back everything that belonged to her, including all the income from her land, from the day she left the country until now. Pagpalain ng Diyos ang salitang nabasa. Palakpakan nga natin ang Diyos na buhay. Praise God. Alam niyo po, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Can you say amen to that? Amen. Ang salita ng Diyos ay totoo. At ang salita ng Diyos ay mangyayari sa buhay ng bawat isa sa atin. Na maniniwala, manghahawakan, gagawin ang kanyang salita. Amen? Kaya kung ano ang ating pinag-uusapan, yun ang mangyayari. Praise God. Kaya nga, ang dapat pag-usapan, solusyon, hindi problema. Identify the problem and then focus on the solution. Meron bang tao rito? Praise God. Hindi babaliwalayin ang problema, kundi para mangyari, para ma-solve ito, magfo-focus ka sa solution. Amen? Praise God. Nangyari rito sa babaeng ito, na pag-uusapan po natin na ito, na ito'y familiar verse po ito. Siyempre, pag lagi ka nagbabasa ng Bible, ay familiar na ito. Lahat, magiging familiar ang ating pinag-uusapan lahat, basta't nagbabasa ka ng Bible. Kung hindi ka nagbabasa, siyempre, unfamiliar ito. O kung bago ka pa lang, siyempre, unfamiliar ito. But the thing is, gusto kong basabihin sa bawat isa na kung saan ang salita ng Diyos na totoo at makapangyarihan. Kaya nga sabi ko, para makaranas tayo ng victory, first Sunday yan ang topic natin ng Manto Bay, ay ano, kailangan ano, ang battle cry natin, revival. At ang revival ay dapat ano, may relasyon, may karanasan, may patutoo. Kaya pag may relasyon ka, hindi po pwede na wala kang karanasan. At eto, dapat etong ating pag-aaralan ngayong hapong ito ay maranasan mo. Hello, maranasan mo. Praise God. Sabi mo sa katabi mo, babawi tayo. Lakasan mo. Hindi madali. Ang pagbawi ay hindi madali. Sabi po ng isang quotation, ang sabi po niyan, sabi to, it does not matter how slowly you go, as long as you do not stop. Ang dapat ay ano, hindi rito pinag-uusapan, ay ano, kung mabagal ka o mabilis ka, ang mahalaga ay ano, magpatuloy ka, huwag kang huminto.
may tao ba rito? Oh. Kaya ang key ay ano? Magpatuloy. Huwag huminto. Kailangan magpatuloy. Tuloy-tuloy yan. Oh. Hindi na bali. Ulitin ko, na mabagal, basta't huwag hihinto. Amen? I'm not telling you it is going to be easy. I'm telling you it's going to be worth it. I'm not telling you it is going to be easy. I'm telling you it's going to be worth it. Tuloy lang. Hindi madali, pero makikita mo later 'yan. Grabe. Hallelujah. Amen. Kaya praise the Lord. Ulitin ko, yung pong inyong maririnig, yun ang iyong mararanasan. Pag narinig mo, mararanasan mo. Pag pinaniwalaan mo, mangyayari sa'yo. Mahalaga yun. Sabi mo sa katabi mo, tandaan mo yan. Praise God. Meron lang akong dalawang puntos dito. Ilan? Two points lang. Para makarecover kayo. Ang bawat isa sa atin, ma-recover natin yung mga nawala, ma-recover natin yung mga bagay na dapat i-recover. Naniniwala ba kayo doon? Tanungin mo nga yung katabi mo, sabi mo, naniniwala ka ba doon? Makaka-recover tayo. Hello, amen. Kung may sakit ka, makaka-recover ka, gagaling ka. Hello, amen. Praise God. Sister Myla, nandyan ba sa, ano, nakakonect ba? Praise God. Naka-schedule siya for operation. This coming Tuesday ba? Brother Carlo? Ah? Oh, praise God. Gagaling yan. Praise the Lord. Makakaranas ng Himalayan. Hello, amen? Kung ikaw ay nalugi, makaka-recover ka. Kung ikaw ay na-scam, makaka-recover ka. Praise the Lord. Amen po ba yun? Praise the Lord. Kung ikaw naghirap, makaka-recover ka. Naniniwala ka ba doon? Praise the Lord. Kung ikaw ay nabigo, but parang makaka-recover ka. Amen? Number one na dapat gawin para makarecover. Kaya nga, ang instruction, dapat gawin para makarecover. Paano ka makakarecover kung hindi mo gagawin? Kaya nga may salita ng Diyos. Ang batayan natin dito, salita ng Diyos. Salita ng Diyos ang ating batayan. Number one, in order to recover, number one, praise God. 1, 2, 3. Yan, praise God. Pakilakas pa uli. Be an initiator. Dapat maging, ano? Initiator. Ano yung initiator? Mahalaga po yun. Ah, yung hindi gumagawa, yung hindi ginagawa ng iba, ikaw ang mauuna. Wala yatang nakikinig dito. Ah? Kahit hindi ginagawa ng iba, kahit hindi mo nakikita, walang magsimula, pero ikaw, starter ka, initiator ka. Hello, amen? Kung gusto mo ng himala, kung gusto mo kang makarecover. Kasi kung ang batayan ng recovery mo ay yung mga nangyayari sa mundo, hindi ka makarecover dahil ang dami negative eh. Yung iba ayaw bumangon, hindi pwede. Ikaw dapat babangon ka. Bakit? Alam mo, pinaniniwalaan mo, pinanghahawakan mo ang salita ng Diyos. Nananampalataya ka kasi sa salita ng Diyos. Amen? Tingnan nyo to. 2 Kings chapter 4, verse 8. 2 Kings chapter 4, verse 8. Sabi niya, one day, Elisha went to Shunem, and a well-to-do woman was there. Isang mayaman daw na babae nandoon. Sabi niya, who urged him to stay for a meal. So whenever he came by, he stopped there to eat. I repeat, familiar ba ito ha? Praise God. Ha? Isang araw, ayan o, andoon yung isang mayamang babae. At gumawa siya ng paraan na kung saan ay ano, hallelujah. Inabangan. Inabangan niya sa kadahilan ng patakas na yung bata. Ayun, nasisyalo. Yung buhok, tumakbo palalo. Kabait. Praise the Lord. Inabangan si Elisha ng isang mayamang babae. Yan, praise God. Sabi niya, tapos ano, pinigilan siya. Na ano? Siya pinigilan na kumain muna. Ipinaghanda ng pagkain. Halika, hinto ka muna rito. Ibang usapan yun. Ha? Bakit?
sa Bible, ito yung nauna, itong Shunammite na to, na kung saan, ay ano, gumawa ng isang bagay na hindi naman ginagawa nung iba. Siyang nagsimula, inabangan niya, at pinapakain niya yan every time. Oh, every time nakakain, every time nadadaan, I mean, si Elisha, maghahanda siya. Ibang klase, no? Praise the Lord. Gusto niyo bang maglingkod sa Panginoon? Ayun, yata. Gusto niyo maglingkod kay Lord? Praise God. Kung may mag-aabang ba ng pagkain, pwede. Hindi. Huwag doon. Hayaan mo. Sa umpisa, may sakripisyo. Pero later, may pagpapala. Ayaw niyo yata eh. Verse 9. Kaya ginawa niya yun. Verse 9. Walang nagdidikta, ha? Pinakamatindi sa lahat, yung gagawa ka ng isang kabutihan na walang nagdidikta. Ano yun? Kusang loob yun. Yun ang pinakamaganda sa lahat. Amen? Verse 9. She said to her husband, I know that this man who often comes our way is a holy man of God. Bakit niya ginagawa yun? Kilala niya, alam niya na yun daw babaeng yung lalaking yun na si Elisha ay isang holy man of God. Hello, amen? Alam ko, padala to ng Diyos sa akin. Praise the Lord. Verse 10, let's make a small room on the roof and put in it a bed and a table, a chair and a lamp for him. Then he can stay there whenever he comes to us. Again, yung dati niyang ginagawa, hindi niya pinagsawaan. At hindi lang hindi pinagsawaan, inayos pa at dinagdagan pa. Pagkusa pa lang ginagawa mo, gagawin mo ng pinakadabesto, magsisimula ka ng pinakabesto, at ang mangyayari ay ano, iaangat mo pa. Ang mangyayari, Michelle, upo ka na lang. Huwag nang... Praise the Lord. Kusa ito na ginagawa niya, at anong nangyari? Inayos pa niya lalo. Sabi niya, a bed and a table, a chair and a lamp. Gawan natin siya ng small room. Ano yon? Hallelujah. Studio type. Pagpagawa natin siya. Sabi, nang walang nagdidikta. Kaya, then he can stay there whenever he comes to us. Tingnan mo itong may perang to. Praise God. Pwede niyong isipin. Pwede niyang gawin yun dahil mayaman siya. Pero gusto kong sabihin, hindi naman lahat ng may pera may ginagawa. Hindi lahat ng may tutulong, tumutulong. Hello, amen? Pero gusto ko rin sabihin sa inyo, hindi porket wala kang pera, wala ka na rin gagawin. Medyo tumahimik ata doon ha. Kaya niyang gawin kasi may pera siya. Pero hindi lahat na may pera gumagawa. Pero huwag mo rin gawing alibay yun na hindi porket wala kang pera, wala ka nang gagawin. Ba't walang sumagot dun? Hello, amen? Yan ang problema eh. Kasi minsan, ang nagiging dahilan, alam mo kung may pera lang ako, ganito gagawin ko. Anong gagawin mo dahil wala kang pera? Kung wala kang gagawin, di mananatili ka dun. May nakikinig pa ba sa akin? Praise God. Kaya hindi lahat ng may pera may ginagawa. Hindi porket wala kang pera, wala ka na rin gagawin. Paano ka makaka-recover pag ganun? Kung yun ang batayan mo. Kung ang batayan mo, ganung mga bagay, walang mangyayari sa buhay mo. Pero kung ikaw, porsigido, desidido, determinado, marunong makinig, kaya nga sa oras na ito, hallelujah, kung naniniwala ka sa salita ng Diyos na ito at sa topic natin na makaka-recover ka, matuto kang kumilos ng ayon sa Diyos. Hello, amen? Kasi itong mayamang babaeng to, walang nagdidikta sa kanya eh. Hindi siya inassign. Sagot mo ang pagkain sa anniversary, walang ganun. Praise God. Hello, amen? Magpakain ka sa linggo, walang ganun. Siyang nagkusa. Praise the Lord. Hello, amen? Kaya nagugulat siguro yung mga pambira, grabe si Elisha, oh. Sa tingdadaan dito, may pagkain. Tapos, inaabangan pa siya. Oh, alam niya kung anong oras dadaan si Elisha. Alam ng babae. At si Elisha, dahil ginagawa niya araw-araw niyan, alam din niya kung anong oras siya dapat dumaan. Wala lang. Praise the Lord. Glory to God.
Eh, bakit? Eh, may pera kasi. Eh, babasahan ko kayo na walang pera pero may ginagawa na naging magiging daan ng pagbawi. Ayaw niyo yata, wag na lang, uwian na tayo. Gusto mo bang makarecover? Gusto mo bang mangyari ang salita ng Diyos na ito sa buhay mo? Gusto mo bang mapagpala? Gusto mo bang maging matagumpay? Kaya hindi po pwedeng upo-upo lang, hindi po pwedeng magseryoso ka. Una't higit sa lahat, magseryoso ka sa relasyon mo sa Panginoon. Kasi para maging matagumpay, tatlo yan. Dapat may relasyon. Pangalawa, dapat may karanasan. Pangatlo, dapat may patotoo. Lagi yan, babalikan ko, yan, tatlong yan. Mahalaga yung tatlong yan. Hello, amen. Pero nagsisimula yan hindi sa karanasan, nagsisimula yan sa relasyon. Kasi kung wala kang relasyon sa Panginoon, wala kang mararanasan. Hello, amen? Kaya dapat may relasyon. Oh, praise God. At dito mo makikita unti-unti ang Diyos na ito. Kasi ang magpapalabas ng opportunity, hindi tao, si Lord ang gagawa ng paraan at siya rin ang magbibigay ng tao para magkaroon ka ng opportunity. Hello, amen? Ang puhunan natin, ang currency sa Kingdom of God is faith, pananampalataya. Ang currency sa Pilipinas ay peso. Pero sa kaharian ng Diyos, ang currency ay ano? Pananampalataya. Sa mga umaten kahapon sa monthly mentoring natin, ano ang topic natin kagabi? Walang umaten dito? Yung umaten kagabi, walang umaten kagabi dito? Sino yung umaten? Magsabi ng amen. Ano ang topic natin kagabi? Patay. Umaten ka, divine? Putol-putol? Ha? Ah, nasa duty ka? O, eh, si ano, si Donnie? Hindi ka umaten? Ba't hindi ka umaten? Nakalimutan mo? Si RC? Ay, gumaya kay divine, putol-putol. Pambihira, putol-putol. O, sino pa? Armart? Hinahanap ni Armart. Umatin ka? Hindi. Anong topic? Patay. Anong nakalimutan? Genjo? Ay, patay. Joy? Ha? Hindi ko umatin? Anong walang topic? May topic tayo. Ha? Ano? Shermay? Late naman. May gagayan. Anpel? Sabihin niyan, late din siyang nakakonek. Ha? Alin? Wala ka kagabi? Bakit ka nagwawala kagabi? Ha? O, sino nakapag-start? Ha? Paktay, title lang ng message eh. Hmm? Ha? 2020 to 2029. And there is a clear vision of what? A clear vision of what? A clear vision of open heaven. 20 to 2029. Isang dekada yan. Sampung taon yan. 20 to 29. Kasi 29, ang sunod na nun, another decade. 30 na. Is a decade, a clear vision of an open heaven. Hindi nyo yata pinaniniwalaan yun eh. Ba't walang amen? Amen. Naniniwala ka ba doon? That in spite of, kahit nagka-pandemya ng dalawang taon, still, the clear vision is open heaven. Amen. Kaya anumang nangyari nung dalawang taon, 2020, 2021, 2022, anumang nangyari, the thing is, ang paniniwalaan mo, ang clear vision ay ano? Ang clear vision ay ano? Open heaven. Pagbukas ang kalangitan, babawi ka, makaka-recover ka. Pero paano makaranas ng open heaven? Ay, yung laman yan, eh kung yung title nga lang, di na malala, di lalo na yung laman. Number one ay ano? Firm decision. May open heaven yun. Pinag-aralan natin kahapon yun. Pinabasa ko yung kahapon. Number two, clear direction. May open heaven yun. Binasa din natin yun. Number three, ay ano? Manifestation of exceptional faith. Kaya dapat may firm decision, matibay, matatag na decision, clear direction, maliwanag na direksyon sa buhay. At ano, dapat magmamanifest. Yung alin? Exceptional faith. Yung exceptional faith, magmamanifest yan ng napakaganda. Makaka-recover ka. Meron ding best tayong pinag-aralan dun. Hello, amen? Kaya tatlo yun. Firm decision, clear direction, at saka manifestation of what?
of exceptional faith. Kaya ang faith mo dapat exceptional. Praise God. Hello, amen? Para makaranas ka. Eto, sabi ko kanina, hindi porkit may pera, may ginagawa. Hindi lahat yun eh. Yung iba may pera, walang ginagawa. Pero hindi porkit wala kang pera, wala ka nang gagawin. Tingnan nyo to. 2 Corinthians chapter 8, verse 2. Tingnan nyo to ha. Walang pera tong mga to, pero may ginagawa. 2 Corinthians chapter 8, verse 2. In the midst of very severe trial. Ano yun? In the midst of very severe trial. Makikita nyo yung word na yun ha. Severe. Severe trial. Malala yan ha. Their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. Sa kabila ng matinding trial, ang palaman doon, overflowing joy, sa kabila ng matinding pagsubok, matinding problema, ang kasunod noon, umaapaw na kagalakan. At sa kanilang extreme poverty, matinding kahirapan. Ang gitna, ang sandwich, ang unang sandwich ay ano? Yung severe trial. At saka, extreme poverty. Ang palaman, overflowing joy. Kaya mo ba yun? Nasa tindi ng problema at saka tindi ng kahirapan, yung gitna nun, matindi rin ang kagalakan. Kaya mo ba yung ganun? Yung mga nasa online, kaya nyo ba yun? Ibang klase yun ha. Bakit? Pag severe trial, it seems walang solusyon. It seems walang ano, walang panggagalingan. Yung bang may utang ka pero hindi mo alam kung saan manggagaling yung pambabayad mo, lalo na pag sinisingil ka na ng araw-araw. Eh naranasan namin dati yan eh. Araw-araw kong kinakatok eh. Sa bahay eh. Bakit? Hindi na kami nakakabayad ng bahay. Higit isang taon. Nangyari sa amin yun, higit isang taon. Ayun yung time na kung saan ay pinagkaisan ako, umalis sila. Isang taon mahigit na hindi kami nakakapagbayad ng bahay. Pero salamat sa Diyos, kasi hindi kami pinalayas. Siguro pag pinalayas kami, lalong hindi kami masisingil. Praise. Naalala ko tuloy yung kakwentuhan kong pastor kahapon na nag-birthday sa Taguig, nasabi niya, sabi niya, tumira kami ng Maynila. Sabi niya, ganun, pagkatapos ganito, oh, palipat-lipat kami. Bakit? Kasi ganito, ang style lang mahirap. Sabi niya, ano yun? Pag wala ka ng pambayad, hindi, ano yan? Wala kang pambayad, delay ka na. Ang gagawin mo, sa halip na babayaran mo yung kulang na yon ay ano, maghahanap ka ng iba at yung ibabayad mo doon, yun ang pandadown mo. Kwento niya yun. Halimbawa, delay ka ng 2 buwan, 3 buwan. Hindi ka masingil-singil. At pag nagkaroon ka ng pera, ang gagawin mo yan, maghanap ka ng ibang titirhan. Yung ibang babayad mo doon sa utang mo, hindi, lipat ka na lang, pandown mo yun. Sabi ko, galing ah. Kaya daw nagpaikot-ikot sila. Nagpaikot-ikot. Pambihira, no? Ang hirap na, pero hindi kami pinalis. Salamat sa Diyos. Kasi, pastor yung may-ari. Hindi kami pinalis. Pero sinisingil kami. Ang hirap kaya ng ang gigising sa'yo, sisingil ng utang. Nasubukan nyo na yon. Ang sumisingil, ang gigising sa'yo ay yung si sumisingil sa'yo. Yung bang, ikaw na sisingilin, sumasakit ang ulo nung naniningil. Bakit? Wala makukuha eh. Pero, niminsan, hindi ako nagbitaw nang wala ko, hindi ako nagsasabing wala akong pambayad. Kundi sabi ko, ay opo, magbabayad na kami. Mamaya, pwede po. Bukas, pwede po. Etong week na to, pwede po! Katakot-takot na gano'n yan, oh. Pero praise the Lord, dumating ang isang araw, solve yun. At that time, hindi ko alam kung paano susolve. Eh, pwede mong isipin. Eh, maliit lang yan, eh. Oh. Kasi ang ano namin nun, more than 100,000 ang babayaran namin. 140 ba, 150? Eh para sa akin na walang pera at walang pambabayad. Pati ang chance, wala rin pera. Sunugin mo kami, hindi kami mangangamay bariya. Eh pero, Lord, ikaw po ang tumawag sa akin eh. Lord, makaka-recover kami. Patuloy na dinideklara sa kabila ng ganitong pangyayari. Patuloy na naniniwala at nananampalataya at naglilingkod ng totoo. Praise the Lord. Amen?
Kaya matutunan natin yan, ha? Severe trial, extreme poverty, is still overflowing joy ang nasa puso natin. Amen po ba? Kasi ang problema, hindi naman mauubos yan eh. Sa totoo lang. Hindi naman, hanggat normal ka, may problema ka eh. Tingnan mo yung katabi mo, normal ba yan? May problema yan eh, magkakaproblema yan, hanggat normal ka eh. Oh, praise the Lord. Iba't ibang klaseng problema. May kanya-kanya tayo. Para sa'yo, sa iba, magaan yung problema mo. Pero yung problema niya, para sa'yo, magaan. Baliktad. But the thing is, paano mo harapin to? Paano ka makaka-recover? Oh. Kaya ito, sa kabila ng walang ginagawa, wala silang pambayad, wala silang, sa kanila yung severe trials and extreme poverty, biruin mo sabi, wealth up in rich generosity. Verse 3, sabi, for I testify that they gave as much as they were able and even beyond their ability, entirely on their own. Matindi ito. Oh, beyond their what? Ability. Yung kakayanan nila. Higit doon sa kanilang kakayanan. Ito yung sinasabi ko, hindi lahat ng may pera may ginagawa. Pero hindi porket wala kang pera, wala kang gagawin. Ito walang pera eh. Mahirap ang Macedonian Church. Pero pagdating sa giving, ibang usapan. Hello, amen? Yung mayaman, initiator. Dapat, kung gusto mong yumaman, maging initiator ka rin. Hello, naintindihan niyo ba ako? Kung yung mayaman, initiator siya doon sa dapat gawin, nakikita niya yung dapat ng gawin, at ginagawa niya yung dapat niyang gawin, hallelujah! May mangyayari kanina. Hindi hindi porket may pera ka, nasa iyo na lahat. Hindi totoo yan. Ang pera, hindi niya kayang ibigay lahat. Hello, amen? Dahil itong mayaman na ito, hindi niya masolve ang kanyang problema. Pero kailan na-solve ang kanyang problema? Nung naging initiator siya. Kaya dapat initiator ka. Sabi mo sa katabi mo, dapat initiator tayo. Praise the Lord. Verse 4, 2 Corinthians chapter 8, verse 4. They urgently pleaded with us for the privilege of sharing in this service to the Lord's people. Verse 5, and they exceeded our expectations. They gave themselves first of all to the Lord and then by the will of God also to us. Tingnan mo to, initiator ito, at tingnan mo ang ginagawa nila. Ha? Ginagawa nila ito dahil sa Diyos. Ginagawa nila ito hindi dahil sa utos. Ginagawa nila ito ng kusang loob. Ginagawa nila ito ng taos sa puso. Praise God. Hello, amen? Alam mo, pag ganon, may mangyayari. Kaya nga sabi ko, si Lord, alam mo ba, habang nakaupo ka dyan, ang tinitignan niya ngayon sa'yo ay yung laman ng puso mo. Ano yung motibo mo? Ano yung laman ng puso mo? Yan ang tinitignan niya. Yan ang pagsisimulan ng miracle mo. Tinitignan niya ngayon, habang nakaupo ka dyan, nakikinig. Habang nasa online ka, nakikinig. Habang oras na ano, iniintindi mo ang salita ng Diyos. Hallelujah. May nakalaan siya eh. Minsan kaya tumatagal, bakit? Eh, may inaayos siya sa'yo eh. Kaya nga dapat magpaayos ka eh. Hello? Amen? Amen? Naintindihan niyo po bang sinasabi ko? Praise God. Hallelujah. Okay. Sabi ni Victor Hugo, initiative is doing the right thing without being told. Ano yun? Initiative is what? Doing the right thing. Ginagawa mo yung tama na kahit walang nagsasabi. Oh, kaya nga, yun yung initiative. Ganyan kasi ang initiator. Walang nagdidikta, ginagawa. Ang maayos na estudyante, hindi na kailangang sabihin na gawin mo ang assignment mo. Hindi na kailangang sabihin mag-aral ka. Ang empleyado na maayos, hindi na kailangang sabihin magtrabaho ka ng maayos kahit walang nakakakita sa'yo. Hindi na kailangang sabihin yun, dapat ginagawa mo talaga yun. Hello, amen? At pag ganyan, nakikita ng Panginoon ang laman ng puso mo, magugulat ka na lang, siya naman ang gagawa nung dapat mong gawin, and yung mga bagay na hindi mo kayang gawin. Amen? Do your part and God will do His part. Hello, amen?
Milton Berle. Milton Berle. If opportunity doesn't knock, build a door. Anong sabi ni Milton Berle? If opportunity doesn't knock, build a door. Pag walang oportunidad, anong gagawin mo? Gumawa ka ng daan, ng pintuan. Praise the Lord. Hello, amen? Nakaintindihan niyo ba ako? Sa Encyclopedia of Quotation, sabi, ito naman ang nakita ko. Let us build bridge rather than wall. Anong dapat gawin? Bridge. Anong purpose ng bridge? Ha? Para sa ganun, ay ano? Ha, di ba? Ang bridge kasi, ano yon? Magkoconnect yan ng dalawang, ano, yung mayroong, yung may pagitan, hindi ka makakapunta doon ng kung walang tulay. Kaya, build bridge rather than wall. Ang wall kasi, pangharang yan eh. Pangharang eh. Kaya, build bridge rather than wall. Hello, amen? Kung opportunity wala, gumawa ka ng pintuan. Ano yon? Ikaw ang mag-i-start. Ikaw dapat ang initiator. Katulad ng ginawa ng babaeng ito na hindi kayang bayaran ng pera. Pero dahil sa siya ay initiator, may nangyari. I pray and I declare sa bawat nakikinig sa oras na ito, maging nasa online, be an initiator of everything na gustong pagawa ng Diyos sa iyo. Pagsisimulan ng opportunity mo yan, pagsisimulan yan ng pagbawi mo, ng recovery mo sa pamamagitan ng initiator mo, palakpakan mo ang Diyos na buhay. Hello, amen? Everybody say why? Because initiators has a reward. There is a reward of those who are initiator. Sabi po, reward of initiator. Sabi po ng 2 Kings chapter 4 verse 14. 2 Kings chapter 4 verse 14. Ito yung reward ng initiator. What can be done for her? Elisha asked. Gehazi said, she has no son and her husband is old. Anong ibig kong sabihin dito? Yung babaeng mayaman, walang nagdikta sa kanya, may ginawa siya. Dalawang beses yun. Yung una, pinapakain niya si Elisha, yung man of God. Pangalawa, pinagpagawa niya ng pagpapahingahan, yung man of God. Dalawang beses yun. At dahil doon ay ano? Dahil sa kanyang ginawa, tingnan mo nga yung katabi mo, nakikinig ba yan? Sabi mo sa kanya, uy, nakikinig ka ba? O natutulog ka kami? Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Okay. What can be done for her? Elisha asked. Dahil sa ginawa niya, nag-initiate siya, dahil sa kanyang ginawa, hindi niya hinihingi. Pinagtanong din siya, ano bang dapat nating gawin sa kanya? Nakukuha niyo ba ang punto ko? Yung dalawang beses na ginawa ng babaeng balo, walang nagdikta. Dahil doon, tingnan mo ang balik, reward of initiator. Sabi ni Elisha kay Gehazi, ano bang dapat gawin natin sa kanya? Ano bang dapat? Oh, hindi niya hiningi ito. At hindi kayang ibigay ng pera ito. Ano bang dapat gawin? Sabi niya, ay ano, wala po siyang anak, pero may asawa. Wala po siyang anak, pero may asawa. Mapera, pero walang anak. Yung iba naman, ang daming anak, pero walang pera. Praise the Lord. Mapera, pero walang anak. Oh. Anong gusto mo? Mapera na walang anak o maraming anak na walang pera? Yung dapat ayos. Ah. Parehong ayos dapat. Wala po siyang anak. Hindi. Marami kang anak, later on yan, babawi ka. Praise the Lord. Turuan mo lang magpakatino yung mga anak. Dapat. Praise the Lord. Sabi niya, she has no son and her husband is old. Look at the reward. May ginawa na hindi tinatanong. Meron ding mga yun na ano, pinagtanong din. Ano ba kailangan nun? Pag initiator ka pala, hallelujah, ay ano, may reward ka. Hindi mo hinihingi, darating ang pagkakataon, mangyayari sa'yo. Hello, amen? Kaya sabi,
Kaya kung ang isang bagay na hindi kayang gawan o solusyonan ng pera, ang gawin mo, mag-manifest yun, no? Mag-manifest. Have that firm decision, clear direction, and then manifestation of exceptional faith. Total naman, hindi mo kayang solusyonan ng pera eh. Pakawalan mo yung matinding pananampalataya mo. Darating yun. Magbubukas ang kalangitan. Magugulat ka. Opportunity darating sa'yo. Solve ang problema mo. Baka ka-recover ka. Hello? Amen? Amen? Kaya tinanong siya eh, ano? Wala po siyang anak eh. Anong sabi ni Elisha? Elisha said, call her, tawagin mo. Hindi to nag-request. So he called her and she stood in the doorway. About this time next year, sabi niya, about this time next year. Sabi niya, Elisha said, hindi po pwedeng bukas. Kasi saan ka naman nakakita na wala ka pang anak, bukas magkakaanak ka. Hindi pwedeng next month. Eh may proseso yun eh. 9 months yun eh. Oh. Sa next year, you will hold the son in your arms. No, my Lord, she objected. Please, man of God, don't mislead your servant. Huwag mong pasahin. Kumbaga, huwag mong pasahin ng pagkatapos hindi naman mangyayari. Kapatid, habang nakikinig ka ngayon, paniwalaan mo to, panampalatayanan mo to, aalis ka rito, baon mong opportunity na makaka-recover ka sa buhay. Hello, amen? Magugulat ka na lang pag-uwi mo. Hallelujah. Praise the Lord. Magugulat ka. Within this month, may good news ka. Sino naniniwala rito that this month meron siyang good news? Eh, kaya nyo ipatotoo next month? Yung hindi mo inaasahan, yung mahirap na mangyari ngayon, na next month may magandang kagad na solusyon. Sino naniniwala doon? Naniniwala ka doon? Kasi sabi niya, about this time next year. It can be unto others next year. It can be unto others next month. Wala sumagot. Sabi niya, huwag niyo po akong pasahin. Masakit yan. Oh, but the woman became pregnant. Uy. And the next year, about that same time, she gave birth to a son, just as Elisha had told her. Grabe, no? Ibang klase. Although na sa mga nakakaalam na nito, eh parang hindi na excited. Pero maging excited ka. Bakit? Manifestation to ngayon sa'yo. Hallelujah. Grabe ito, no? Kaya nga, habang nakikinig ka dapat, ay ano, focus ka ng gusto. Namnamin mo tong salita ng Diyos na ito na magkakaroon ng manifestation sa buhay mo. Dahil victorious year ngayon, merong matinding mangyayari sa buhay mo. Hello? Amen? Amen? Kasi nasa kalagitnaan na po tayo ng taon na kung saan, ng victorious year, it's time now na magsimula na ang pag-uusapan natin, recovery! Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen po ba yun? Praise God. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Alam niyo, minsan kumakatok ang mga, pero hindi ito swerte ha. Gusto ko lang sabihin sa inyo na hindi ito swerte. Ang panalangin natin, hindi swerte. Blessing to mula sa Diyos. Amen. Dahil sa Diyos. Amen po ba? Amen. Eh may mga bagay-bagay na kung saan eh, hindi ka maniniwala na hindi mo aakalain na ano, magiging milyonaryo. Kilala niyo ba si Allen Iverson? Oh, konti lang nakakaalam. Si Allen Iverson. Isa siyang ano? Basketball player. Magaling na basketball player. Siya ang nagpasimula ng, alam ni Frank yan, nagpasimula ng crossover. Yung crossover. Magaling yun, yung pak-pak, crossover. Ginagawa ko yun dati. Praise the Lord. Yung crossover, sikat yun ha. Pati yung mga sapatos nun, yung Reebok na answer, hanggang answer 11 ba yun, hanggang answer 12. O sikat yun ha, na basketball player ha. Ah, ano siya dati? Sobrang hirap ng buhay ni Allen Iverson. Pambili lang ng sapatos, wala. Sobrang hirap nun. I-google niyong buhay ni Allen Iverson dati. Pero naging NBA player. Na kung nung sasama, sisimula pa lang siya magbabasketball, hindi niya kayang bumili ng... Praise God. Naalala mo pa ba yung mga pagkakataon na noon ni Spartan, hindi ka makabili?
May mga panahon noon na, ha? Oh, Spartan, hindi ka makabili. Oh, praise God. Hal, yun na yung pantalon mo, hindi mo mapalitan. Makintab na sa kaka-plancha. Alam niyo bang, nagkaroon ako ng pantalon na ipinatahi ng grade 6. Fourth year high school na ako, malaki pa rin. Dahil ipinagpatahi ako ng ate ko na kung saan, ayan, uso pa nun eh. Si Frank, hindi na inabot yun siguro. Yung ina-almirol, sino nakaubos, nakaabot dito, yung ina-almirol yung kanyang pantalon. Alam niyo yung almirol? Oo nga. Kasi noon, usong-uso talaga ng pag-oras, matindi talaga ang plantsahan noon. Maglalagay ng, ano yung biton, biton ba tawag doon? Piston. Yung piston dito. May permapress pa nga noon eh. Pag ano, ipipermapress pa yan. Tapos pag oras na, yung bang pantalon, almirol mo yan, tapos paplantsahin. Pwede nga tumayo na halos mag-isa yung pantalon. At yun ang sikat na sikat. At pag oras na, no, ingat na ingat ka pa noon. Lalo na pagpupunta ka ng party. Sayawan. Inap na, kasi gustong-gusto mong ganyan. Kasi halos ayaw mo talaga. Oh, ganun. Pambihira yun eh. Oh, grabe yun eh. Yun ang uso nun eh. Yun ang uso nun eh. Eh, pinagpatahi ako ng ate ko, grade 6 ako. Birin nyo, nilagyan dito na may tatlong, ano rito, pilegues, anong tawag dyan? Pleats? Dito, tatlo yan. Bakit? Magkabila yan. Bakit? Pag medyo masikip na, tatastasin yung ano. Dumaba na, nagtastas na. Pag medyo sumikip ulit, tastas. Eh, tatlong tastas yun. Kaya, kalayas nga ako, pwede ko pang gamitin yun eh. Na matatawa ka pag naaalala mo yung mga ganun. Ganung mga bagay. Hallelujah. Na ang dami mong mga karanasan noon. Na kung saan. Para bang, may mangyayari kaya sa buhay ko? Meron kayang opportunity maganda na darating sa buhay ko? Alam nyo po, masasagot yan kung magkakaroon ka ng relasyon sa ating Diyos na buhay. Pag nakilala mo ng totoo ang Panginoon, pag nagseryoso ka sa Kanya, makikita mo, it can be 5 years after, ay ano, mag-inventaryo ka. Lord, layo pala na nang narating ng buhay ko, no? Grabe ka, Panginoon. 5 years ago, di ko alam kung paano ako makaka-recover. Pero kung alalahanin ko, yung year na yun, year of victory, naka-recover ako. Palakpakan mo nga si Lord. Praise God. Eh, eto. Yung solusyon, 9 months eh. Sabi ng Panginoon, through Elisha, next year, meron ka nun nung hindi mo kayang bayaran ng pera. Bakit? Kaya magbayad ng pera para mabuntis? Wala eh. Ngayon, test tube baby. Praise God. Pero at that time, wala eh. Pero nangyari. Hallelujah. Why? Because initiators will be rewarded. I repeat, the moment you are initiator, you will be rewarded. Sabi mo sa katabi mo, pagpapalain ka ni Lord. Ire-reward ka ni Lord. Praise God. Amen. But listen, hindi porket nangyari yung isang bagay, hindi porket mangyari yung himalang yon, ayo, hindi ka na magkakaproblema. Sabi ko nga, hanggat normal ka, magkakaproblema ka. Ang mayaman, may problema. Yung napakayaman, may problema. Ang mahirap, lalo na. Oh, praise God. Anong problema rito? Nasagot yung hindi nababayaran ng pera. Nagkaroon ng anak, pero nagkaproblema eh. Anong naging problema niya? Ito yung problema. The child grew, and one day, he went out to his father, who was with the reapers. 19, he said to his fathers, anong reklamo ng anak? Sabi ng anak niya, my head, yung ulo ko, masakit ang ulo. Kaya yung sakit ng ulo, huwag palang babaliwalain. Sabi niya, his father told the servant, carry him to his mother. 20, after the servant had lifted him up and carried him to his mother, the boy sat on her lap until noon. Andito lang sa kanya, kanlungan. Hanggang
tanghali. Ano nangyari after that? Ano nangyari? Sandali lang talaga ang buhay, ano? Alam niyo, itong nakaraang week, ang dami kong mga kakilala na namatay. Sandali lang ang buhay. Pero alam mo, kaya nga dapat may relasyon ka sa Panginoon at huwag mong idinidelay talaga relasyon mo sa Diyos. Kasi hindi natin hawak ang buhay natin. Hello, amen? Alam niyo ba, galing kami ng Tarlac nung nakaraan, nung nandito si Pastora Maricel. Galing kami ng Bamban Tarlac. Pag-uwi namin, NLEX ang daan namin. Alam niyo ba na, pag-uwi namin, kinabukasan may balita. Nabalitaan niyo ba yon? May balita sa NLEX, aksidente. Tatlong sasakyan na yung kotse, as in durog na durog. Tatlo ang patay. Bakit? Kasi sa NLEX, tumawid pala yung Tumawid yung truck ba yun? O pick up? Tumawid. Bumangga doon sa... Grabe, oh. Biruin mo. Hindi porkit wala kang sakit ay... Kaya nga dapat, hindi ko kayo tinatakot ha, dapat talaga seryosohin mo yung relasyon mo sa Diyos. Hello, amen? Biglang namatay. Malaking problema to ha. Alam nyo, yung naging problema ng babae, mas mabigat kaysa sa utang. Bakit? Namatay. Anong ginawa ng babae? Anong naging solusyon? Kaya para makita nyo kung gaano kahalaga yung initiator na ibinigay sa kanya o nireward siya nang hindi kayang bayaran ng pera. Pero nagka-problema, tingnan nyo, anong naging solusyon? Nasa verse 32 ng 2 Kings chapter 4. When Elisha reached the house, kasi ang pinuntahan, yung nagkaroon ng sakit ang kanyang anak, pinuntahan siya ng mayamang babae. Binalikan siya at pumunta si Elisha sa kanilang bahay. Sabi niya, when Elisha reached the house, there was the boy lying dead on his couch. 33, he went in. Diretso siya, pumasok, shut the door on the two of them and prayed to the Lord. Then he got on the bed and lay on the boy. Anong ginawa niya? Mouth to mouth, eyes to eyes, hands to hands, as he stretched himself out on him, the boy's body grew warm. Dinapaan niya ng ganyan. Mouth to mouth, eyes to eyes, hands to hands, na ganyan, dinapaan niya. Yung patay, dinapaan niya. Praise the Lord. Anong nangyari? Nung in-stress niyang ganyan, anong nangyari? Sabi nyo, the boy's body grew warm. Yung patay, malamig na. Nung dinapaan siya, uminit. Solusyon sa patay, painitin. Kasi ang patay, nanlalamig. Tingnan mo nga yung katabi mo, baka nanlalamig yan. Yung pandemya, ang daming pananampalatayang pinatay. Ang daming nanlamig. Kaya nga ang daming nawawala nung pandemya. Pero ano ang naging solusyon? Praise God. Painitin mo. Yung, alin, parang ngayon, brad, pwede, nanginginig na rito. yan, si Brother Frank na, sir. Yan. Praise the Lord. Glory to God. Yan. Praise God. Ano yan? The boy's body grew warm. Ano yun? Uminit daw ang katawan nung bata. Yung patay kasi, nanlalamig. Praise God. Uminit ang kanyang katawan. Anong nangyari? Tuloy natin ang basa. Verse 35. Elisha turned away and walked back and forth in the room and then got on the bed and stretched out on him once more. Inulit niya. The boy sneezed 7 times and opened his eyes. Inulit niya uli. Kasi napalakad-lakad siya. Tapos inulit niya uli. Anong nangyari? Buhay ba yung bata? Yes. Ano ang katanungan? Nabuhay siya. Bumahin siya ng 7 times. Biruin mo yan. Maghanap ka ng patay. Dadapaan mo, mouth to mouth, eyes to eyes, hands to hands. Pag bumahin yun, buhay. Pero matindi pala. Bakit?
kahit patay, pag minout to mouth mo, babahin niyan. Grabe, malupit ang kanyang kapangyarihan. Patay, napapabahin. Grabe, ayun, yan, dyan na nga kayo sa labas. Yan, praise the Lord. Ale, nagkaroon ng katahimikan. Praise the Lord. Glory to God. Grabe ah, bumahin daw 7 times. Ha, ay, aba, ibang usapan yan ah. Yung namatay mong anak, biglang babahin. Praise God. Nasolve ba ang problema? Yes. Alam mo, meron ka palang ano eh, meron ka palang pagpapala, meron ka palang alas. Pag-initiator ka. Hallelujah. Amen? Kanong ginawa? Verse 36, Elisha summoned Gehazi and said, call the Shunammite. And he did. When she came, he said, take your son. She came in, fell at his feet, and bowed to the ground. Then she took her son and went out. Praise God. Hallelujah. Tinawag, oh, ito na yung anak mo. Ito yung problema mo. Solved na. Wala siyang anak, nagkaanak, namatay. Oh, ito na, binalik sa kanya. Mahirap ba? Madali bang solusyonan yung problema ng Shunammite woman? Sa palagay mo, anong mas mabigat na problema niya? Problema mo o problema niya? Ha? Praise God. Alin ang mas matinding solusyonan? Problema niya o problema mo? Definitely problema niya. Kasi buhay ito, may babalik pa ba? Pero, yung namatay, naibalik ang buhay. Makaka-recover ka. Hello, amen? Kaya mong bawiin yung nawala, yung nawalang buhay na ibalik pa. Ikaw pa kaya? Hello, amen? Ano lang dapat gawin mo? Mag-initiator ka. Praise God. Pinag-uusapan natin to hindi lang sa pera. But it includes money. Kaya nga huwag kang manghinayang na yung hinihingi ng Diyos, dapat ibigay mo. Minsan nga kahit hindi hinihingi, ibigay mo. Bakit? Pag nakita ng Diyos yung puso mo, i-re-reward ka niya. Lalo na, alam mo na yan, ginawa mo ng lahat, walang nangyari. Eh huwag mo na ipinagpapatuloy yung mga bagay na ginagawa mo na walang nangyayari. Bakit? Magpapatuloy yung walang pangyayari. Pero, pag naging maayos ka, dahil nagkaroon ka ng relasyon, nagkaroon ka ng karanasan, may patotoo ka, gawin mo na yung dapat mong gawin. Just like that Shunammite woman na hindi hiningi, walang nagdidikta, ginawa niya. Anong nangyari? Nagkaroon siya nung hindi kayang bayaran ng pera, nung nawala ang buhay, naibalik pa rin. There is a reward of an initiator. Amen? Isa pa lang ang napag-usapan natin. Pangalawa, praise God. Number two, para ma-unlock mo ang recovery. Ay ano? Number two, pakibasa. Yun. Obedience ang pangalawa. Initiator and then obedience. Ano yun? Saan ka susunod? Sa instruction. Sa instruction. Ano to? Ito yung ating teksto kanina. Papaliwanag ko. Sabi niya, now Elisha, verse 1, had said to the woman whose son he had restored to life. Ang pinag-usapan dito, yung kanyang anak na na-restore ang buhay. Nagbigay ng instruction. Sino? Si Elisha. Anong sabi niya? Go away with your family and stay for a while wherever you can. Why? Because the Lord has decreed a famine in the land that will last 7 years. Ilan taon? Baka naman magtanong kayo, bakit 7 years? May kinalamin ba yan sa 7 times na sneeze? Kaya 7 years ba? Dahil 7 times siyang bumahin? Hindi, walang kinalaman po yun. Praise God. For 7 years. Tanong, tingnan nyo nga mabuti yung instruction. Nasa verse 1, go away with your family and stay for a while wherever you can because the Lord has decreed a famine in the land that will last 7 years. Tanong, madali ba yung instruction na yan? May nakikinig ba sa akin dito? Mahirap bang sundin o madali? Ah? Praise God. Kung ikaw yung babae, divine, kaya mong sundin? Ha? Ah? Kung ikaw, sa puso mo lang, wag kang ano. Kung ikaw yung babae, madali para sa'yo na sundin yan? O mahirap? Yes or no lang? Madali, mahirap? Ah?
pag, madali lang pag. Pag sinabing may, pag may taggutom, susunod na lang. Kaya ang magdidikta sa iyo, yung taggutom. Yung taggutom. Ah? Okay. Kaya pag ikaw nagka-boyfriend, di kanya kayang pakainin, iwanan mo siya. Praise the Lord. Pamin lang, taggutom lang pala ang magdidikta sa iyo, no? Praise God. Eh, ba't ko siya pag... Ba't ko ipagpapatuloy dyan? Pagkain lang pala, hindi kaya akong pakainin. Ang bihira. Madali ba yan? Ikaw, Donnie, madali, mahirap? Madali po siguro. Eh, hindi sigurado. Pag ikaw, ano, Mildred, mahirap. Bakit? Hindi mo alam kung anong pupuntahan mo. Mag-aalala ka. Yan ang totoong Mildred. Alalahanin sa buhay, di ba? Eh, paano na lang ito? Paano na lang to? Paano na lang to? Mag-aalala ka. Bakit? Unang-una, sino ba yung babaeng yan? Di ba? Yan yung mayaman. Continuation ng 2 Kings chapter 4 yan. Yan yung mayaman. Na walang anak, nagkanak. Namatay, nabuhay. Yan yung mayaman eh. Sabi niya, iwan mo tong lugar mo to. Ikaw ba naman? Ibang nga eh. Kaya hindi makapag face to face na attend. Bakit? Walang maiiwan sa bahay. Di ba? Yung mga nandyan sa ano. Di ba? Bakit ako walang maiiwan sa bahay? Eh, ito iiwan niya ng 7 taon. Grabe. Pero ang tanong, anong ginawa ng babae? Sinunod ba? Verse 2, the woman proceeded to do as the man of God said. She and her family went away and stayed in the land of the Philistines for 7 years. Mahirap yung instruction, pero sinunod yung instruction. Hindi lang siya initiator, obedient pa siya. Kaya may kakambal yung pagiging initiator in order to recover, be an initiator and be obedient sa instruction. Hello, amen? Pag ginawa mo yun, ibang usapan. Pero tanong, kayo lang tanong ko, bakit kaya niya kayang sundin yung instruction ni Elisha? Joy, bakit kaya nasunod niya yung instruction ni Elisha? Ginawa ko ang message na ito para ako ang magtanong sa inyo. Bakit? Bakit niya kaya? Ano kaya ang naging nagtulak sa kanya? Bakit niya nasunod si Elisha? Yung na ah ba ang galing ni Joya. Praise God, mukhang papasa sa college to. Praise the Lord. Bakit? May naranasan eh. May naranasan eh. Pero wala siyang anak, nagkaanak. Namatay ang anak, nabuhay. Ano pang hindi mo kayang sundin? Sa tindi ng karanasan, pambihira, yung instruction na yan, hindi mo pa susundin. Iwan mo to! 7 taon! Ah, 7 taon lang? Hindi niya sinabing ganun. Mahirap yung 7 years, ha? Kasi, yung 1 taon nga may nangyayari. Oh, yung 1 buwan nga may nangyayari. Ay, hindi kayo naniniwalang itong buwan na to may mangyayari? Pambihira yan. Eh, 7 years pa! Oh, praise the Lord. Mahirap, iwan mo yan. Imagine, yung income niya, iiwan niya. Imagine, yung bahay niya, iiwan niya. Paano na lang yun? Pero sinunod ba? Yes. Kantindi nitong babaeng to. Hindi lang pala siya initiator. Hindi lang siya starter. Masunurin pa. Sana all masanurin, ano? Mahirap yun ha, yung instruction ha. Pero sinunod eh. Sinunod. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Eh, 2 beses ba naman yung ginawa niya? Kaya tingnan mo. Mamaya, tutuloy ko yan. Sabi ni Alden Wilson Tozer. Sino to? A.W. Tozer. Praise God. May libro yan si A.W. Tozer.
Anong sabi niya? The driver on the highway is safe. Not when he reads the signs, but when he obeys them. I repeat, sabi ni A.W. Tozer, the driver on the highway is safe. Not when he reads the signs, but when he obeys them. Kaya, kung baka traffic sign, hindi mo lang pwedeng basahin. Dapat sundin mo para ikaw ay safe, para ikaw ay ligtas. Amen? Ano ang ibig sabihin? Huwag lang basahin ang salita ng Diyos. Gawin mo, sundin mo, para may mangyari sa buhay mo. Hello? Amen? Ang hirap doon, binabasa mo lang, pero hindi mo ginagawa. May instruction, hindi mo sinusunod. Hindi pwede yun. Paano ka makaka-breakthrough ng ganun? Kaya nga, isa sa mag-a-unlock ng victory mo, ng recovery mo, is obedience. Hello? Amen? Obedience to the instruction. Ano pa? Praise God. Kaya ang ginawa niya, ay ano, yung pagsunod niya, ay ano, she respects, pagpapakita ng respect and submission to the man of God. Bakit? Hindi siya nakita ng regret. Mamaya yun, papakita ko. Ano pa? For she did not blame the man of God. Saan? Babasahin natin. Tingnan niyo ang nangyari. Sinunod niya. After niyang sundin. After 7 years. Pagbalik niya. Verse 3. At the end of the 7 years, she came back from the land of the Philistines and went to appeal to the king for her house and land. Tingnan mo yan ha. After 7 years. Kasi yun ang instruction. Sinunod niya yun. After that, pagbalik niya. Pagbalik niya, may nag-o-occupy na sa lugar niya. Pero kung titingnan mo, nung namatay ang anak niya, ang pinuntahan yung man of God. Pero nung nawawala ang kanyang house and lot, ang pinuntahan yung hari. Bakit? Kasi ang may authority at that time, sa lupa yun hari. Nung namatay ang anak niya, walang haring pwedeng tumulong sa kanya, kundi yung man of God na ginamit. Pero dito, kasi kung ang pupunta niya ay man of God, baka sisihin lang niya. Tingnan mo, sabi ko sa'yo, ba't mo ko pinalayas-layas doon, tuloy ngayon, meron nang nagmamayari ng aking ari-arian. Hindi. Umapila siya. Saan? Sa hari. Walang regret. Walang pointing finger. Walang paninisi sa pangyayari. Naintindihan niyo ba ako? Oh, walang paninisi. Oh, kaya umapila siya sa hari. Bakit? Ang hari ang may kapangyarihan niya, may authority na ibalik yung aking ari-arian. Verse 4. Oh, huh. Praise God. Verse 4. Oh, ano pa? Point number 2 pala. She has a discerning spirit. That's why she has the perfect timing. Meron siyang discerning spirit. Talino yung babae. Marunong makinig sa Panginoon. Kasi nung sabi niya, 7 years. 7 years talaga, eksakto. Kaya, ang obedient, dapat pagsunod ka, dapat accurate yung pagsunod mo. Huwag mong babawasan. Dapat accurate. Kaya 7 years, bumalik siya. Pagkatapos noon, time na, timing na, timing talaga yun eh. Bakit? Ano ang timing? Tingnan niyo ang timing. Verse 4. The king was talking to Gehazi, the servant of the man of God, and had said, tell me about all the great things Elisha had done. Ganda naman nito. Parang in-arrange, parang drama. Iwan mo yan, 7 years. After 7 years, bumalik ka. Pagbalik, merong nagmamayari. Hindi niya pinuntahan si Elisha. Hindi niya hinanap si Gehazi. Anong ginawa niya? Pumunta siya sa hari. May discernment. Tingnan mo naman yan. 7 years. Bakit 7 years after? Nung umapila siya sa hari, nakita niya pagdating sa hari, ang kausap ng hari, si Gehazi. At ang matindi niyan, ang pinag-uusapan ni Gehazi at nanong hari ay alin? Yung anak niyang muling binuhay. Tell me about all the great things Elisha has done. Nakukuha niyo? Ha? Alam mo bang may hari ngayon ng mga hari na nag-aayos ng situation mo para makarecover ka? Ayaw mo yata eh. Hello? Alam mo ba na may inaayos ngayon ang hari ng mga hari for your recovery? Just be obedient to Him. Hello? Amen? Ha? Baon ba sa puso mo itong naririnig mo?
sa mga nasa online. Alam mo ba na may hari ng mga hari ngayon na nag-aayos ng mga bagay for your recovery? Praise the Lord. Glory to God. Palakpakan mo nga si Lord. Grabe. Praise the Lord. Malakas na palakpak sa ating Panginoon. Shout hallelujah! Hallelujah. Kaya sabi niya, hallelujah. Oh, tingnan niya. Verse 5. Tingnan mo yung timing na yun. Oh. Galing eh. Ang galing ng timing. Talaga perfect timing. May discernment tong babaeng to. Sana matutunan niyo to. Be initiator and be obedient. Pagsisimulan ng recovery mo yun. Problema sa lahat, maging finances, makakabawi ka, basta't initiator ka at saka obedient ka. Kaya nga, gawin mo yung dapat mong gawin nang walang nagsasabi sa'yo ng kusang loob, gawin mo ng pinaka-the best. Bakit? Ginawa yun ng Shunammite. Nung una, pinapakain lang. Pangalawa, pinagpagawa ng studio type. Walang nagsasabi. Dahil doon, nagkaanak siya. Namatay ang anak, bumawi siya. Praise God. Tingnan niyo to. Pangalawa rin, pagbawit, pagpapala rin sa kanya. Verse 5, just as Gehazi was telling the king how Elisha had restored the dead to life, the woman whose son Elisha had brought back to life came to appeal to the king for her house and land. Grabing timing yan. Grabe. Antindi ng timing. And eto yung timing natin ngayon. This is our time. This is our moment. Praise the Lord. This is our year. Praise the Lord. Glory to God. Grabe, inapila niya. Oh, eksakto. Paano kaya kung hindi siya sumunod na 7 years bumalik? Paano kaya? 7 years hindi siya bumalik. Paano kaya? Kaya ngayon mga ginawa mong tama noon, huwag mong buburahin sa pamamagitan ng pagsuway mo. Kung nasimulan mo, dapat ayusin mo, pagandahin mo, lalo mo pang i-ayos, mag-level up ka pa, maging obedient ka. Tingnan ko kung hindi ka makakabawi sa Panginoon. Yung ma-recover. Ang Diyos natin, alam niya lahat ng laman ng puso natin eh. Kaya nga, sa'yo magsisimula talaga ito. Be an initiator and be obedient. Accurately ha. Kasi siya napaka-accurate eh. Pagdating ng 7 years, bumalik siya. Kasi yun ang instruction sa kanya. At ang pinuntahan niya, nakita niya, naku, may nag-o-occupy na. Ang ginawa niya, hindi si Elisha. Wisdom yun, discernment yun. Saan siya pumunta? Sa hari. Eksakto. Nagla-life group si Gehazi doon sa hari. Sarap nun ha. Ang kakwento. Gusto mo bang magkaroon ng life group sa palasyo? Just like big Gehazi. Life group niya, kakwentuhan niya. Ay ano? Hari. Oh. Subukan mo naman na minsan ang ikwentuhan mo, ang ka-life group mo, ang sinisheran mo, yung boss mo. Oh, praise the Lord. Baklase yun, ha? Hello, amen? Subukan mo naman. Subukan mo umabot sa taas. Amen? Praise God. Sabi ko nga, hindi ko maalala yung quotation na kinuha ko kahapon eh. Praise God na kung saan ano. Kasi yung sa taas, kaya nandun ka, kita mo ang pinakamagandang view. Pero ang dinaanan nun, yung pinakamahirap na pag-akyat. Yun yung explanation na nun. Hindi ko maalala eh. Yan, praise God. Kaya kapatid, gaano man hirap ang pag-akyat, pagdating mo sa tuktok, makikita mo ang ganda ng tanawin. Sabi ko nga, yung Goshen na pinuntahan namin sa Tarlac, Christian may-ari, ganda. May aakyatin ko dun, makikita mo ang kabuuan ng Tarlac. Yung view ng Tarlac. Although na, hanggang doon lang ako sa second level, hindi ako makapunta doon sa third level, meron pa taas noon. Hindi na kaya ng powers ko yon. Manginginig na ang tuhod ko. Ayan. Pero ang ganda ng view. Ang view maganda, doon sa taas. Praise God. Alam mo ba, ang pagiging masunurin mo ay dadalin ka sa tuktok. Praise the Lord. Hello, palakpakan mo nga si Lord. Napipil nyo ba ang kapangyarihan ng salita ng Diyos? Ito, uulitin ko, tinitingnan ni Lord ngayon ang puso natin. Tinitingnan niya. Gagawin mo ba? Are you willing to be initiator and obedient? Si Lord ang kakausap kasi sa iyo. Lord, susunod po ako sa iyo. Yes, Lord. Tanong, na-recover ba niya?
Kaya nga yung mga bagay-bagay na dapat na nakikita sa'yo, sinasabi na itinutuwid ka, tinutulungan ka at pinagsasabihan ka, i-solve mo na yan. Huwag matikas ang ulo, solve mo na yan. Kung pumasok ka sa trabaho na hindi mo sinusunod yung boss mo, huwag kang magalala, huwag kang magtataka na sa susunod na pagpasok mo, sarado na pinto sa'yo. Sinabi sa'yo, huwag ka nang malilate. Late ka pa rin, nako. Huwag kang absent ng absent. Absent ka pa rin, nako. Hindi ka mapagkakatiwalaan pag ganun. Praise God. Hallelujah. And lastly, praise God. Ito po. Okay. To appeal the king for her house and land, verse 5 pa rin, Gehazi said, eksakto dumating yung babae. This is the woman, my lord, the king. And this is her son, whom Elisha restored to life. Wonderful, amazing, extravagant, lahat na. Yung timing, perfect timing. Why? She obeys the instruction. She obeyed the instruction. Hello, amen? Hindi ka lugi maging masunurin. Magdadala yan ng recovery mo. Paano siya nakarecover? Tingnan niyo po. Oh, this the reward of obedience. Kung ang initiator may reward, ang obedient people may reward din. Anong reward ng obedience? Verse 6. At dito ako magtatapos. Verse 6. Anong sabi niya? The king asked the woman about it. And she told him. Then he assigned an official to her case and said to him. Grabe. VIP pala yung initiator at saka obedient. Ang hari nag-assign ng isang opisyal sa kanyang kaso para maayos, masolve ang kaso niya. Anong sabi ng hari? Ito ang instruction ng hari. Give back everything that belong to her. Ano yun? Anong tawag dyan? Give back everything that belong to her. Anong tawag dyan? Recovery. Anong tawag dyan? Recovery. Balik lahat ng, ano, ng kanya. Balik nyo lahat. Wow! Glory to God. Sa harap ng hari, sa labi ng hari, sinabi sa kanya, give back everything that belong to her, including all the income from her land, from the day she left the country until now. Umalis ka doon sa lugar, pero pagbalik mo, yung pagkawala mo, may income. Hello, amen? Halimbawa, umalis ka sa Maynila because of pandemic. Punta ka sa probinsya, pagbalik mo, may income. Halimbawa, umalis ka sa China, nagpunta ka ng Pilipinas, pagbalik mo, may income. Pambihira. Hello, amen? Hallelujah. Nararamdaman mo bang kapangyarihan ng salita ng Diyos na ito? Hindi lang natin itong pinag-usapan. Magkakaroon ito ng manifestation, but have that exceptional faith. Kasi may yung doubt. Praise God. Be an initiator. Be obedient initiator and obedient. Hallelujah. Tindi ng hari. Grabe. Nahihipo ng gusto sa hari. Tindi nung kanya. Kasi yung kanilang life group nung hari, eh buhay yun eh. Tinatanong siya, anong ginawa nila siya? Ito ganito. And then, lumitaw. Sabi niya, dyan. Lumitaw yun. Yan po yun. Yan yung babae. Yan yung anak niya. Ayan o. Oh, exacto. Ayan niya. Aga, tinanong, ikaw ba talaga yan? Yan ba talaga anak mo? Opo. O, anong problema? Eh, meron pong kumuha ng bahay namin eh. May nag-occupy eh. Eh, utos ng hari. Mababali mo ba ang utos ng hari? Pambihira. Pambihira, sabi ng hari. Balik sa kanya lahat. Pero wag lang yung bahay ha. Wag lang yung lote ha. Wag lang ganun ha. Pati yung income nun ha. Biruin mo. May nagtrabaho, walang kahirap-hirap, may nagasikaso. Hindi sayang ang sakripisyo mo. Hindi sayang ang pagsunod mo. Hindi sayang yung mga ginagawa mo. Dahil si Lord mismo ang magpapala nito at magbabalik sa'yo. Hello, amen? Ibang klase. Kaya totohanin mo at ayusin mo ang totoo yung pananampalataya mo at pagsunod mo sa Diyos. Bakit? Harvest time na. Did you know that? Just like in the book of Ruth, last verse, in chapter 1, last verse of book of Ruth, Ruth chapter 1, verse 22, kung hindi ako nagkakamali,
Basta't yung last verse nun, ang nakalagay doon, harvest has begun. Harvest has begun. Recovery has begun. Believe the word. At mangyayari ito sa buhay mo. Amen. Praise God. Amen. Palakpakan mo nga si Lord. At sabay sa pagpalakpak mo, tumayo ka. Hallelujah. Taas mo yung dalawang kamay. Just close your eyes. At sa kapag nilay-nilayan mong salita ng Diyos na narinig mo ngayon, na ang Diyos na ito, hallelujah, siya ang magiging dahilan ng recovery mo. Hindi sa talino mo, hindi sa galing mo, hindi sa influence mo. Kung walang opportunity, gumawa ka ng pintuan. Be an initiator. Be obedient. Build a bridge rather than wall. Hallelujah. You are destined to be blessed. Praise God. You are an overcomer. Hindi i-allow ni Lord na ano, na mananatili ka dyan sa ganyang kalagayan. This is your year. Hallelujah. Believe God. Believe the word of the Lord. Hallelujah. Siyang tumutugon sa ating panalangin. Siyang tumutugon sa ating panalangin. Hallelujah. At siya ay tutugon din sa ating panalangin. Hallelujah. Paniwalaan mo, kapatid. Uuwi ka. Baon mo ang salita ng Diyos. You can unlock recovery. Praise God. By means of what? Being initiator and obedient. Hallelujah. Glory to God. Tumutugon siya sa ating panalangin. Hallelujah. Kaya sa oras na to, habang nakatayo ka dyan, just pray. Lord, I believe your word. Lord, I believe, Lord, makaka-recover ako. Ikaw ang Diyos na buhay na tumutugon sa aming panalangin, Lord. Kaya habang nananalangin ka dyan, naririnig ka ng Diyos. Hallelujah. Just pray. Believe. Hallelujah. Ikaw ang Diyos na tumutugon sa aming panalangin. Ikaw ang Diyos na buhay, tumutugon sa aming panalangin. Whoa. Ikaw ang Diyos na buhay, pag-ibig mo'y di kumukupas. Come on, pray. Pray. The Lord will answer your prayer now. He is in our midst, listening to your prayer. You will recover as you become initiator and obedient. Pag-ibig mo'y di kumukupas. Thank you, Lord. Ikaw ang mahayag at mapapurihan. Ikaw ang maitaas sa mundo ito. Sa banal. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Lord, touch your people, oh God. Di naglalaho. Thank you, Lord. Nanda.
sa'yo. Ikaw ang mahayag at mapapurihan. Ikaw ang maitaas sa mundo ito. Ikaw ang mahayag at mapapurihan. Wala kami sa iyong salita, Amang Banal. Pinaniniwalaan po namin na sa iyo walang bagay na imposible. Whatever situation we have, whatever problem we have, Lord, you are the solution. Just like what happened, Lord God, sa Shunammite woman, naging initiator siya. Walang nagdikta sa kanya. Kaya naman, hindi niya hiningi, ibinigay mo. Nagka-problema siya. Nawala yung anak niya. Pero naibalik. Dahil initiator siya, Panginoon. There is a reward of being initiator. In spite of that, Lord, binigyan mo, Panginoon, pangalawa. Sumunod siya sa instruction, Lord. Willing, Lord God, iwan ang lahat for you, for your glory, Lord. Sinunod ang instruction na walang ari-arian, pero naibalik. Hindi lang basta naibalik. Lahat ng income na ay ibinigay pa sa kanya. Lord, makaka-recover ang mga anak mo po rito sa iglesia mong ito, Panginoon. Makaka-recover, Panginoon. If there's no opportunity, door will open, Lord. Lord, sa taong ito, Panginoon, simula ngayong buwang ito, Panginoon, may himala kang gagawin. May good news na mangyayari. It's a good news of recovery! A good news of recovery! Miracle will happen, Lord! Miracle will happen! Thank you, Lord! Thank you, Lord! Thank you, Lord! Thank you for your presence, Lord! Thank you, 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 Lord! Hallelujah! Ikaw ang sasagot ng aming panalangin sa oras na ito, Panginoon. Totoo, makapangyarihan ang iyong salita. Mangyayari. Manifestation time. Lord, as we, Lord God, bigyan mo ng exceptional faith ang bawat isang nandito, Panginoon. Paniniwalaan yung mga bagay na imposible at magiging posible, Panginoon. Bless your church. Bless ABCI family. I-bless mo yung mga nakakonect. I-bless mo yung mga nandito. I-bless mo, Panginoon, ang iglesyang ito, Panginoon. Maging ang church nito na nakilalagyan namin. I-bless mo po, Panginoon. Something great ang mangyayari, Panginoon. Habang kami ay sumusunod sa iyo, ginagawa yung mga bagay na hindi iniuutos, may kusa, buong puso. Lord, himala ang mangyayari. Purihin ka, dakilain ka sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Malakas na palakpak sa Diyos na buhay. Shout hallelujah!